Ngayon, titingnan natin na mas malalim ang Biblia. Simula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Tatalakayin natin ang lahat mula sa kwento nila Adan at iba sa Hardin ng Aden hanggang sa buhay ng mga apostol matapos ipako sa krus si Jesus. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo ang Biblia sa isang bagong liwanag at malamang mararamdaman mo ng mas malalim na koneksyon sa mga banal ng tekstong ito. Ang paglalakbay sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga kwento. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan nito at kung paano ito makakaapekto sa ating buhay ngayon. Kung may mga bahagi ng Biblia na tila nakakalito o hindi malinaw, ang video na ito ay makakatulong upang mas maging mas malinaw ang mga ito. Naniniwala ako na sa oras na matapos tayo, mas magiging inspirasyon ka at mas maiintindihan mo ang mga turo ng Biblia. Bago tayo magsimula, nais naming hilingin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa aming channel. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong sa amin. Salamat. Magsimula tayo sa simula. Bago nagkaroon ng universo, nanoon lamang ang Diyos na umiiral sa labas ng oras mismo. Ang Diyos ay malaging umiiral. Hindi siya nilikha. Palagi na siyang nariyan. Bilang isang pangunahing pinagmulan ng lahat ng umiiral. Bilang isang walang hanggang nilalang, ang Diyos ang pangunahing tagapagtayo ng lahat ng bagay. Ang kanyang pag-iral ay hindi nagsimula sa isang punto, palaging nariyan siya. Madalas tawagin ng Diyos bilang Ama ng kawalang hanggan dahil siya ang nagpapakita ng konsepto ng walang hanggang buhay. Nang simula mundo, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa ika-6 na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe. Una, nilikha niya si Adan at pagkatapos giniwa si Eva mula kay Adan. Ang unang mga tao, sina Adan at Eva, ay dalisay, ay perpekto. Sila ay nanirahan sa Eden. Tinatamasa ang malapit na relasyon sa Diyos at inaalagaan ang paraiso na ginawa niya para sa kanila. Gayunpaman, nang magkasala sila Adan at Eva, naapektuhan nito ang buong sangkatauhan na nagdala sa atin sa isang kalagayan ng moral na pagbaksak. Ito ay kilala bilang ang pagbaksak mula sa biyaya. Sina Adan at Eva ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki, sina Cain at Abel. Sa kasamampalad, hinayaan ni Cain na manaig ang selos at pinatay ang kanyang kapatid na si Abel na siyang unang pagpatay sa kasaysayan. Pagkatapos ng trahedyang ito, nagkaroon ng isa pang anak sina Adan at Eva na si Seti. Mula sa salahi ni Set, nagmula ang isang grupo ng mga tapat na pananampalataya na umaasang makakamit ang kaligtasan at biyaya ng Diyos. Hindi nagtagal matapos ang paglikha, ang mundo ay naglukmuk sa malalim na kasamaan at kaguluhan. Nakita ito ng Diyos at nagpasya siyang puksain ang sangkatauhan na kanyang nilikha upang lipunin ang laganap na kasamaan. Ngunit, may isang mabuting tao na nagangalang Noe na nananatiling matuwid sa mata ng Diyos. Kaya nagdala ng Diyos ng isang malaking baha upang linisin ang mundo. Iniligtas lamang si Noe, ang kanyang asawa, ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham, at Japheth, at ang kanilang mga asawa. Sila ay nakaligtas dahil sila ay nasa loob ng malakang arka na itinayo ayon sa utos ng Diyos. Mula sa mga anak ni Noe, muli nagmula ang iba't ibang grupo ng mga tao sa buong mundo. Si Sem ay naging ama ng mga Semitiko na kilala ngayon sa ilang bahagi ng gitnang silangan. Si Ham naman ang naging ninuno ng iba't ibang bansa sa Afrika at Asia. At si Japheth ay pinaniniwalaang naging ninuno ng mga tao sa Europa. Sa paglipas ng panahon, pumili ang Diyos ng isang partikular na lahi kung saan niya ipipapanganak sa isang bansa na magpapakilala sa Mesiyas sa mundo. Ang tawag na ito ay para kay Abram na naninirahan sa Ur ng mga Kaldeo. Iniwan ni Abram ang kanyang upang tinubuan at ang kanyang pamilya. Sumunod sa isang paglalakbay ng puno ng pananampalataya
at nagtatayo ng mga altar upang parangalan ang Diyos saan man siya ay napunta. Ang kanyang paglalakbay ay kaugnay ng kanyang pamangkin na si Lot na magiging ninuno ng mga Ammonita at Moabita. Nang si Abram ay sentpimpimo na taong gulang at naninirahang sa haram, ipinangako ng Diyos sa kanya na magkaroon ng siya ng isang anak na magpapasimula ng isang dakilang bansa na mapapala sa lahat ng pamilya sa mundo. Naghintay si Abram ng eleksyong taon para matupad ang pangako ng Diyos. Habang naghihintay, nagsimula magduda si Sarai, ang asawa ni Abraham, kung matutupad pa ba ang pangako ng Diyos. Inumangkahi ni Abraham nagkaroon anak si Abraham sa kanyang alipin na si Hagar. Mula sa unyong ito, ipinanganak si Ismael na magiging ninuno ng mga Arabong bansa na madalas ay nagkakaroon ng alitan sa mga Israelita. Nang Abraham ay 90 taong gulang na, muling nagpakita ang Diyos sa kanya. Hinihikayat siyang lumabas sa kanyang tolda at bilangin ang mga bituin. Ipinangako na ang kanyang mga inapo ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit. Ipinihayag ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay lalaki ng labis, kasing dami ng mga bituin sa langit at ng mga butil ng buhangin sa dalampasigan. Gayunpaman, nalaman din niya sila ay magtitiis ng a true 100 taon ng pagkaalipin. Sa panahon ito, binago ng Diyos ang pangalan ni Abram na nangangahulugang dakiling ama sa Abraham, sa nangangahulugang ama ng maraming bansa, upang ipakita ang kanyang bagong papel ng ambatang ipinangako kay Abraham at sa kanyang asawa na si Sarah ay hindi pa ipinanganak. Umabot na si Abraham ng 100 taon at si Sarah ay malapit na sa 90. Sa wakas, pinagpala sila ng isang anak na pinangalan ng Isaac. Nagpakasal si Isaac kay Rebecca na sinsimula ay hindi magkaanak. Pagkatapos ng 20 taon ng kasal, sa pamamagitan ng banal na intervensyon, napagaling si Rebecca na nagbunga ng kapakanakan ng kumbal na si Esau at Jacob. Si Esau ay naging ninuno ng mga Edomita at si Jacob na kalaunan ay pinanganan Israel. Matapos ang isang mahalagang espiritual na karanasan ay naging ninuno ng mga lipi ng Israel. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki at isang anak na babae. Sa pamamagitan ni Jose, isa sa kanyang mga nakakabatang anak, napunta ang pamilya ni Jacob sa Ehipto na may kabuuang 70 tao noong panahon niyon. Sila ay nanirahan sa Goshen, isang lugar na kilala sa matatabang lupa at sa loob ng 4 na siglo. Ang grupo na nagsimula sa 70 ay lumaki sa humigit kumulang 2 milyon tao, kabilang ang kanilang mga pamilya. Sila ay umalis sa Ehipto sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Ang malaking grupong ito ay humarap sa maraming pagsubok patungo sa lupang pangako na nagresulta sa isang paglalakbay na 3 buwan sana, ngunit naging ng 4 taong paglalakbay dahil sa mga espiritual na pagsubok, pag-alilangan ng pananampalataya. Sa panahon ito na pinamunuan ng mga hukom, ang mga Israelita ay madalas na namuhay sa kaguluhan. Apektado ang kanilang katigasan ng ulo at inaapi ng iba't ibang mga kaaway. Upang gabayan sila sa mga panahong ito, nagbangon ang Diyos ng mga lider tulad nina Gideon, Jephthah, Samson at Samuel. Matapos ang panahon ng hukom, ang mga Israelita na nagnanais na maging katulad ng mga kalapit na bansa ay humiling na isang hari upang pamuno sa kanila imbis na banal na pamumuno. Si Samuel, ang huling hukom, ay pinahiran si Saul bilang unang hari ng Israel. Ang parte ng taong pamumuling Saul ay nagsimula ng maayos, ngunit kalaunan ay nauwi sa kaguluhan dahil sa kanyang kayabangan at pagsuway sa mga utos ng Diyos. Pagkatapos ng pagbagsak ni Saul, naupo sa trono si David. Namuno ng 40 taon, inilipat ang kabisera ng Israel mula sa Hebron patungong Jerusalem. Isang hakbang na nagmarka ng panahon ng relatibong katatagan at kasaganahan ng para sa bansa.
Pinalakas nila David ang kanyang pamumuno at naging pinakatanyag na hari ng Israel. Siya ay natipon ng malaking yaman. Pinalawak ang kanyang teritoryo sa pamagitan ng mga pananakop na talo ang mga makapangyarihang hukbo at pinatili ang isang malalim na koneksyon sa Diyos. Kaya't tinawag siyang isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Sa kabila ng paggawa na malubhang kasalanan laban sa kanyang sariling pamilya at bayan, ang tunay ng pagsisisi ni David ay nagdulot ng kapatawaran mula sa Diyos at ipinaprosiya ng Mesiyas ay magmumula sa kanyang lahi. Pagkatapos ng kamatayan ni David, ang kanyang anak na si Solomon ang umakyat sa trono at namuno ng 30 taon. Si Solomon ay kilala sa kanyang hiling ng karunungan mula sa Diyos na binigyan siya ng hindi lamang ng karunungan, kundi pa rin na rin ng pambihirang yaman. Si Solomon ay naging isang tanyag na pinuno, kilala sa pagtatayo ng templo ng sa Jerusalem. Ang kanyang pamumuno ay nagkaroon ng kapayapaan at kasaganahan. Gayunpaman, nalihis ang puso ni Solomon dahil sa kanyang maraming asawa na naimpluwensya sa kanya patungo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bumalik lamang siya sa Diyos at nagsisi sa kanyang mga huling taon. Sama-sama, sina Saul, David at Solomon ay namuno sa loob ng 120 taon na bumubuo ng isang panahon na nakakaisang kaharian. Ang bawat hari ay nahulog sa kasalanan. Si Saul ay nalulong sa paggagaway. Si David ay nagkasala ng pagkakalunya. At si Solomon ay naakit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kanilang pamumuno ay nagpakita ng matinding kahihitaknan ng pagnanais ng Israel para sa isang monarkiya sa kabila ng pag-alalangan ng Diyos sa simula. Pagkatapos ng pamumuno ni Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam ang umupo sa trono. Ngunit ang kanyang pagtanggi na bawasan ng mabigat na buwis ay nagdulot ng pagkakahati ng kaharian. Ang pamumuno ni Solomon na tinatakan ng karanyaan at luho ay pinatili sa pamamagitan ng mabigat na paggawa ng kanyang mga nasasakupan na nagbibigat katat sa sobrang buwis. Nang makita ng mga manggagawa ang pagkakataon para sa pagbabago sa panahon ni ng papalit ng kapangyarihan, humiling sila ng reforma. Gayunpaman, hindi pinansin ang kanilang pangapakiusap. Bilang resulta, 10 sa 12 lipi ay tumalikod sa autoridad ni Rehoboam at sumunod kay Jeroboam na bumuo ng hilagang kaharian na in Samaria bilang isang kabisera nito. Ang kaharian ito ay tumagal ng 209 na taon, pinamunuan ng 19 na hari mula sa 8 dinastiya. Ngunit sa kasamang palad, walang sumunod sa mga matuwid na panatayan sa halip sinundan ang tiwaling gawain ni Jeroboam. Si Jeroboam paprem upang mapatalili ang kanyang pamumuno at naiwasang maglakbay ang kanyang mga sasakupan sa Jerusalem ay nagtatag ng mga alternatibong lugar na pagsamba sa Bethel, Gilgal at Beersheba sa hilagang kaharian. Ang kanyang layunin panatilihin ang katapatan ng mga tao sa pamamagitan ng pananipula sa kanilang mga gawi sa reliyon. Siguraduhin hindi sila sasama sa mga hari ng Huda sa timog. Sa hilagang kaharian, nagtakda si Haring Jeroboam ng isang halimbawa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga gintong goya sa mga templo at hinihikayat ang mga tao na sambahin ang mga ito na parang sila ang Diyos. Ang pagsambang ito sa mga Diyos-Diyosan ay pinapatuloy ng lahat ng 19 ng haring sumunod sa kanya. Bawat isa ay lumihis sa pagsunod sa Diyos at nasasaglak sa masama at masamang gawi. Sa panahon ng moral na pagbubulok na ito, nagpadala ang Diyos ng mga propeta tulad nila Amos, Hosea at Bikas at matapang na nagsalita laban sa mga kasalanan ng bansa mula sa pinakamataas na antas ng pamahalaan hanggang sa araw-araw na kawalang katarungan na matatagpuan sa mga kubo, pamilihan at mga bukirin. Tunitik sa ng mga propetang ito ang katiwalian sa politika. Kinundi na ang kompromisong reliyon at tinawag ang pansin sa mga sosyal na kawalang katarungan at pang-aaping pag-ekonomiya na naganap. Hinihimok
ng bansa na magsisi. Gayunpaman, karamihan sa kanilang mga babala ay hindi pinansin. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ahab, ang kanyang asawang si Jezebel ay nagtuguyod ng pagsamba kay Baal, isang diyos ng mga Canaanite na nauugnay sa kasaganahan na nagdulot ng malawakang pagtanggap nito sa Israel. Bilang tugon sa lumaganap na idolatria, nagpadala ang Diyos ng propetang si Elias na matapang na hinamon at pinabulanan ang pagsamba sa huwad na Diyos na ito. Sumunod kay Elias, ipinagpatuloy ni Eliseo ang ministeryo ng propesiya, gumagawa ng maraming himala. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang mga tao ng Israel ay nagpatuloy sa kanilang pagsuway. Bilang resulta, pinahintulutan ng Diyos ang peryo ng Assyria na parusahan ang Israel. Ang mga Assyria, kilala sa kanilang malupit na taktika na militar at brutal na pananakop, ay nagwasak ng Israel. Nag-iwan ng bakas ng pagkawasak at takot, kabilang ang pagtarumbak ng mga ulo ng napatay sa mga pintuan ng lungsod, bilang papapakita ng kanilang kabaksikan. Matapos masakop ang hilagang kaharian, muling pinirihan ni Haring Shamal ni Seseksyon ng Assyria ang reliyon ng iba't ibang etikong grupo, sinasadyang paghaluin ang populasyon upang magpahina ang anumang damdaming pambansa sa mga Israelita. Ito ay nagsusulta sa pagsusbong ng mga Samaritano. Isang magkahalong komunidad ng kalaunan ay nagkaroon ng matinding galit sa mga Hudaite sa timog kaharian. Sa kabaliktaran, ang timog ng kaharian ng Huda na binubuo ng mga lipi ng Benjamin at Huda ay nagkaroon ng ilang matuwid na hari, kabilang sina Asa, Jehoshaphat, Ezekias, Jotham, Uzzias, Joas at Hosias. Sa ilalim ng kanilang umumuno, ang Huda ay madalas umunlad, nagkaroon ng mga panahon ng kasaganahan sa ekonomiya at moral, sosyal at espiritual na pagbagon. Isang malinaw ng kaibahan sa kaguluhan at pagbaksak ng hilagang kaharian. Sa tibog ng kaharian, nahiilaan na magdadala ng Mesiyas mula sa lahi ni David, isang nag-iisang royal na dinastiya at humawak sa trono. Upang iparating ang kanyang mga mensahe sa mga naninirahan sa Huda, nagtala ang Diyos ng serye ng mga propeta kabilang sina Isaias, Mikas, Joel, Sepanias at Jeremias. Sa kabila ng mga banal na babala ng gabay na ito, ang bansa ay nahulog sa malalim na moral na pagkabulok. Patuloy na hindi pinapansin ang tinig ng Diyos. Bulang resulta ng kanilang patuloy na pagsuway, pinahintulutan ng Diyos ang hukbo ng Babylonia na talunin sila bilang anyo ng banal na kaparusahan. Ang mga tao ng Huda ay dinala sa pagkabayhag sa Babylonia. Ang timog ng kaharian na kilala bilang Huda ay nagtagal ng 345 na taon bago tuluyan bumagsak dahil sa dalawang malaking pananakop. Sa unang malaking pagsalakay, dinaig ng mga hukbo ni Hari Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinira nila ang mahalagang templo, isang simbolo ng kanilang pananampalataya at pagmamalaki, at dinakip ang marami sa mga tao. Iniwan ang lungsod sa malalim na kahiyan at pagkawasak. Ang panahon ng pagkabihag na ito ay tumagal ng 17 taon, eksaktong pagtupad ng presisya na ibinigay ng Diyos kay Jeremias. Sa kabila ng mahirap na panahong ito ng pagkakataon, patuloy nagbigay ng gabay ang Diyos sa mga paglilinis ng mga Huda na tinanggal ang kanilang mga idolatrosong gawain. Sa panahong ito ng pagbabago, nagsimulang lumitaw ang mga sinanoga bilang mga bagong sentro ng pagsamba at pag-aaral na tumulong upang mapanatili ang kanilang pananampalataya at kultura. Pagkatapos ng 10 taong tinakda ng Diyos, pinanintulutan ang mga bihag na bumalik sa kanilang lupang tinubuan. Sa panahong ito, ang imperyang Babylonia ay bumagsak at pinalita ng imperyong Medo-Persiano si Cyrus the Great, na ang pagdating ay inihula sa pamamagitan ng banal na propesiya. 200 taon bago siya ipinanganak ay pinalaya ang mga bihag ng Hudyo at pinayagan silang bumalik sa kahinaan. Ang mahalagang pag-uwi na ito
ay naganap sa tatlong pangunahing yugto. Ang unang yugto ay pinamunuan ni Zerubbabel na nakatuon sa muling pagtatayo ng templo. Abangan ang susunod na part 2 ng bahaging